Sa bundok na to, naging bastos na kayo. Nakalimutan nyo na ang tamang pagbati sa isang hari. Kailan pa kayo naging ganyan kabastos? Dakilang haring sanukong. Hindi kami pinilit ng matandang hari na yumuko at yumukod sa kanya. Huwag kang magreklamo sa akin, naiintindihan mo? Ako ang hari dito! General ba? Sige na, magbigay galang ka na lang kay haring sanukong. General Beng, mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay! Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay! Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay ang mahal na hari! Mahal na hari! Ko akalain magiging ganito siya pagkatapos ng pakikipaglaban. Tumigil ka nga sa pagpapaliwanag mo, hindi ito tama. Parang may mali sa mahal hari. Huwag kang magreklamo. Bakit hindi mo siya pinigilan noon? Para maligtas tayo, hinuri siya ng hukbo ng kalangitan. Pero anong ginawa sa kanya? Tumigil ka nga sa pagpapaliwanag mo. Hindi ito tama. Parang may mali sa mahal na hari. Sangayon ako. Alam nyo, huwag kayong gana magbintang. Nasa isip nyo lang yan. Tigilan mo yung mga pagpapalusot. Dapat tayong mag-alala. Malakas ang apoy! Hindi ko gustong gawin yun, pero nakabantay si Panginoon. Ayos talaga yung napili mong trabaho. Hawakan mo na lang to habang nagpapaypay ako. Pero ayokong isipin mo na makasarili ako, ha? Sige, sabihin na lang natin na kasalanan ko. Pero kailangan nating iligtas si Wukong. Ano sinasabi mo? Kasalanan mo yun. Hindi ka ba naawa? Takot ako! Sa tingin mo, hindi ako takot? Hindi natin alam ko na paano na si Wukong. Nag-aalala talaga ako. Shhh! Huwag kang umiyak! Baka marinig tayo ni Master! Kailangan natin makaisip ng paraan! Pero nakabantay sa atin ang Panginoon! Wala tayong magagawa! Isang natutulog! Huwag kang maingay! Gusto mo bang marinig tayo ni Master, ha? Sige! Sige! Pakawalan ng insekto! Ah.
Silverhorn, hindi sapat ang lakas ng apoy. Magpaypay ka pa. Oo, heto na. Tustahin mo na yung demonyong unggoy na yan. Kamahalan? Kamahalan, hindi ko ginawa yun. Patawarin niyo ako. Traitor, anong problema mo? Kanina pala tutulong si Master. Ano ba? Huwag kang gumawa ng ingay. Mabuti pa, puntahan na natin si Wukong. Halika na. Wukong! Wukong! Naririnig mo ba kami? Kung naririnig mo kami, tapikin mo ang pugon! Sige na! Sira ka talaga! Paano niya magagawa yun kung hindi kanya naririnig? Gamitin mo nga yung utak mo! Malaking... Wala ko naririnig! Baka patay ni si Wukong! Huwag ka nga mag-isip ng ganyan! Makinig ka! Grabe ka naman mag-utos! Ikaw na lang mag-isa gumawa! Muntik na tayong mahuli! Aray ko, naku! Sobrang inik! Muntik na masunog ang tinga ko! May narinig ka? Wala! Sobrang ang inik! Kaya muntik na masunog ang tinga ko! Ano ka ba? Naku, ilang araw nang nasa loob na pugo si Wukong. Baka patay na siya. Wukong! Wukong! Anong ginagawa niyo? Nababaliw na ba kayo? Sa utos ng dakilang Haring Sun Wukong, hindi ka makakapasok kung hindi kanya pinapatawag. Bakit niyo binabastos? Ako si Ginseng. Kapag nalaman ni Wukong ginawa niyo, malalagot kayo. Wukong! Lumabas ka dyan! Binabastos nila ako! Huwag ka maingay! Nagpapahinga ang hari! Natatakot ka? Tatawagin ko siya para lumabas! Wukong! Lumabas ka! Ano ginagawa niyo? Pakawalan niyo ako! Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Huwag mo nga akong gayahin. Sinong gumagaya sa'yo? Tigilan mo nga yung pag-abala sa'kin. Nagpapatawa ka ba? Kailangan mo ng utak. Sa tingin ko, kung gusto nating mailigtas si Wukong, kailangan nating gisingin si Master. Hindi magandang ideya ang naisip mo, Silverhorn. Anong gagawin mo? Gigisingin mo siya, ha? Ano bang gagawin mo? Gigisingin mo ba talaga siya? Panginoong Lau, alam kong mapagkunwari kang tumulong. Paano kang mapapatulog ng maliit na insekto? Bulag ka ba? Talaga natutulog ang Panginoon. Ginigising mo pa talaga siya, ha? Ba't hindi kayo nakabantay sa pugon? Kasi po, Panginoon, malakas na pong apoy sa pugon at pagod na rin si Silverhorn. Panginoon, pakiusap, palayain mo si Wukong. Oo nga, Master. Sigtatag ng bati si Wukong, pero sa tagal niya sa apoy, magiging bato na talaga siya. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon dito. Sa 49 na araw, ay magkakaroon na tayo ng napakaraming gamot sa pugon. Hindi niyo dapat inaalala ang unggoy na yon. Intindihin niyo ang mga trabaho niya. Panginoong Lau, tingin ko natutula si Wukong sa mga pagkakamali niya. Tama po, siguradong nagsisisi na siya. Sinira niya po ang kalangitan at dapat lang na maparusahan siya, pero hindi lang po siya may kasalanan. Kasalanan din po namin. Hindi namin siya pinantayan. Panginoon, maawa po kayo sa kanya. Handa po ako maparusahan tulad ni Wukong. Patawad po! Ako din po, Panginoon. Handa ako maparusahan. Sige na po, pakawalan niyo na po siya. Mga duwag! Hindi niyo ba alam kung paano gumaling sa inyo nakatatanda? Kapag nakita ko si Wukong, malalagot kayo. Sa tingin niyo, mabibigilan niyo ako?
Wala makakapigil sa akin! Kung hindi dahil sa mga ginawa mo, hindi magiging maayos ang pagbangon ng bundok ng Wago. Tungkulin po natin ang ibangon muli ang bundok na ito. Pero kamahalan, ikaw ang pinakakailangan ng bundok na ito. At ngayon masasabi ko na dahil nagbalik ka na, masasabi kong ligtas na kami. Tama yun. Ngayon nandito na kayo, ligtas ng lahat. Para tuluyang makabangon ang bundok ng Wago, kailangan nating alisin ang mga kalaban. Kalaban? Ang kalaban? Ang kalaban natin ay ang kalangitan! Kamahalan, wala tayong kakayahan na labanan ng kalangitan. Ang bayan natin ay lubos na nawasak. Wala tayong sapat na pagkain o sandata man lang. Mukhang naging mga tamad at malambot ang mga unggoy dito. Inaasahan ko pa man din kayong mga opisyal. Sabihin natin na handa akong bumuo ng malaking hukbo na kakalaban sa kalangitan. Ano sa tingin nyo? Hindi, pakiusap. Huwag mong gagawin. Hindi kakayanin ng bundok Wago. Ang ganun pasanin. Wala tayong ibabayad sa mga sundalo. Wala nga tayong pagkain para sa mga sarili natin. Huh? Ito ba ang trato na ibibigay sa akin? Bitiwan ko ba ang trono para sa'yo? Ano? Dakilang hari. O sa'yo, Liu! Alam niyo, dakilang hari, hindi kami sasama sa ikapapahamak ng buong kabundukan ng Wago. Kamahalan, kahit hindi ka makinig sa amin, pakiusap, huwag mong biguin ng matandang hari. Tumigil kayo! Kamahalan, nagtataka lang naman po kami. Kung ang kalangitan ay mahigpit ang pinabantayan, paano kayo nakatakas? Walang binatbat ang buong sandatahan nila sa akin. Sa tingin nila, makukulong nila ako? Kamahalan, sa palagay ko, hindi ganun kasimple yun. Tama, tama. Hindi nyo maipapaliwanag sa amin ang nangyari, pero... Ano? Iniisip nyo na isa akong impostor? Kung ganun, sasabihin ko sa inyo kung paano ako nakatakas. Ito ang tanda nyo. Ako ang tunay na hari ng bundok ng Wago! Sino yan? Iniuutos ko ngayon din na lalo pang palakasin ang apoy. Panginoon, malakas na ang apoy! Malakas na! Kapag hindi kayo kumilos, palalakasin ko palalo. Panginoon, kanina pong gagawa! Kamahalan, pinatatawag kayo ng mahal na hari. Sige, papunta na. Kayong dalawa, bantayan niyo ang pugon. Huwag kayong magkakamali, naintindihan niyo? Alis na ako. Huwag kayong mag-alala, Panginoon! Papanadalihin na aming malakas ang apoy! Pagkakataon na natin! Tara na! Maling daan! Teka, dito ang daan papunta sa Moon Palace! Sanay lang ako ng pakaliwa ka, ako naman pakanan! Tara na! Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo! Bilisan mo, huli ka na! Anong ginagawa mo? Di ba sabi mo kailangan nating makarating doon? Ano ka ba? Kapag nasalubong natin si Diwatang Cham, ano na lang ang sasabihin natin? Sasabihin natin na kinukumusta natin siya. Aray! Maniwala kaya siya? Tatawagan na lang natin si Jade Rabbit. Kapag narinig ni Diwatang Cham, payagan kaya niya si Jade Rabbit na lumabas? Aray! Sige, ngayon sabihin mo, may naiisip ka pa bang ibang paraan? Oo! Heto, panoorin mo. Iligtas si Hukong? Diwatang Chang, pakiusap, lalabas lang ako para magpahangin. Pasensya na. Jade Rabbit, hindi ka mahusay magsinungaling.
Diwatang Chang, pakiusap! Pakawalan mo na kami! Nahihilo ako! Pakawalan mo na kami pakawalan dito! Pakawalan niyo na kami! Pasensya ka na! Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Kapag hindi niyo agad sinabi sa akin, ibibigay ko kayo kay Panginoong Wala Lau! Wala kaming ginagawa! Bumisita lang kami para kumustahin si Jade Rabbit! Mga sinungaling! Dito lang kayo! Dadating si Panginoong Lau para kunin kayo! Diwatang Chang! Kapag hindi mo ako pinaliwan, masusuka ako! Diwatang Chang! Diwatang Chang! Ang lakas ng hangin! Kapag inayama ako dito, tatakayin ako ng hangin! Diwatang Chang! Sige na, sabihin niyo, kumusta ang lagay ni Wukong? Hindi maganda! Inilagay ng Panginoon si Wukong sa pugon. Sinubukan na namin lahat, pero nilakasan niya ang apoy. Alam niyo kasi, ilang araw nang naluluto si Wukong sa apoy! Bakit hindi niyo sinabi sa akin kaagad? Ililigtas ko siya! Baka huli na ang lahat! Wala ako napansin na paggalaw sa pugon. Anong ibig mo sabihin? Malakas si Wukong. Sigurado malalagpasan niya ang pagsubok na to. Salamat, Diwatang Chang. Maraming salamat. Diwatang Chang, nakikiusap kami. Huwag niyo lang kami isubo. Tulungan niyo po kami. Tayo na. Kailangan nating iligtas si Wukong. Mo ng tubig. Hindi ito regular na apoy. Ang sama din na apoy ay hindi tinatablang ng tubig. Baka may isang klase ng tubig na makakapatay ng apoy na kumakalat sa samadhi. Alam ko na! Sandali lang, ha! Heto na! Ibinigay ng Diyosa ng awa ang mahiwagang hamog mula sa timog dagat kay Panginoon. Baka mapatay nito ang apoy. Susubukan ko. Galing ang samadhi flame. Kaya ba niyang higupin ang apoy sa samadhi? Pwede nating subukan. Ito ang para bumuga. Ito naman ang paghigop. Kailangan mo balik tarin. Alam ko na. Huwag mo na akong pakialaman. Alam ko to. Ang galing! Ayos! Kumuha pa tayo.
tayo ng tubig doon. Saan natin gagamitin? Ha? Ulat! Kamahalan, natanggap na ng 73 mga sundalo ang inyong imbitasyon. Nagtitipon sila sa paanan ng bundok Wago. Naghihintay po sila ngayon ng inyong utos. Mahusay! Sinusunod niyo ako! Ibigay ang utos ko! Salubungin ang mga warlords ngayon din! Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay ang mahal na hari! Uminom ka, anak. Bakit hindi tayo pwedeng pumitas ng mga peach dun sa bundok? Sa tingin mo ba ang bundok ng Wagwa ay tulad pa rin ng dati? Anak, ang hari ay nasa piling ng mga halimaw. Hindi na siya ang dating haring umboy na minahal natin. Kailangan lang nating subukang mabuhay. Sampai jumpa di video selanjutnya.